Alright, so hello guys, magandang araw sa inyo at welcome back ulit sa ating YouTube channel at sa panibagong video, tutorial na naman. So ayan, maulang araw sa inyo ano. At ayan, nakapag-tutorial na naman tayo kasi nagkaroon tayo ng konting oras. So hindi ko na patatagalin, so bali ko nakikita nyo, meron tayong dalawang susian dito ano. So pag-uusapan natin or ituturo ko sa inyo kung ano nga ba yung kaibahan ng dalawang wire na susian at yung apat na wire na susian. So sa mga nakapanood ng video natin, yung mga nakarang wiring diagram, so lagi kong binabanggit yung susian na dalawang wire. At ayan, so bibigyan linaw natin yung mga wire ng susian ito, no? Mga functions at yung kanilang mga connections. Bali, nagawan ko na to ng tutorial noon, pero ayun, drawing lang siya, no? Pero ngayon, pinaprint ko na para mas malinaw at para mas malaman nyo or maintindihan nyo mabuti yung kaibahan nilang dalawa. So, ayan, umpisa na natin, no, guys. So, kung nakikita nyo, meron tayong susian dito na apat na wire. At meron tayong susian na dalawang wire. So, yung susian na yan, guys, same lang ng function na, no, yung susian na yan, to off and on yung system ng mga motor natin. Bali, dito may pagkakaiba. May pagkakaiba lang kasi maraming wires yung isang susian. At yung isang susian is dalawang wire lang. And para na rin sa kaalaman nyo at sa mga nagtatanong. Okay, so dito sa ating apat na wire na susian, so meron tayong red dyan, red wire, green, black, at saka yung black na may stripes na white. Okay, so ayun, ganun lang kasimple. Yung red wire ng apat na susian natin, kahit anong motor pa yan, basta mayroong red dyan, kahit branded ba yan or local or China, so mayroong yung red wire. So tulad ng lagi kong sinasabi, yung red wire na yon galing yan sa positive terminal ng ating battery. Kahit gaano pa kalayo yung battery natin sa susian, so dun din lang yan manggagaling. So syempre mayroon yung fuse, yung built-in fuse na nakikita natin sa ating mga motor, no, sa tabi ng battery or sa ilalim ng upuan. Okay, so from positive terminal, ayan, dun. Galing lang yan sa battery natin, no? Pupunta lang yan sa susian. Ngayon, kapag inon mo yung susian natin, so lilipat lang yan dito sa ating accessory wire. Ayan, no? So kung mapapansin nyo, yung source ng ating battery, lilipat lang yan papuntang accessory wire. Ngayon, meron tayong green dito, which is siya yung ating ground, no? So, bakit nga ba mayroong ground itong apat na wire? Kasi guys, ito yung pinaka kill switch ng ating CDI. So, kapag ka nagdikit itong dalawa na to, kasi positive to eh. Kapag ka nagdikit ito sa loob na itong ating susian, mamamatay yung ating motor. So, papatayin niya yung CDI ng motor natin, no? So, kumbaga, idinaan pa nila yung wire nito, wire ng ating CDI dito sa susian para lang mag mapatay yung ating motor, no? So, kumbaga, ito yung pinaka kill switch na ating motor para ma-off natin yung motor kapag ka umaandar. Ayun, ganun lang kasimple, guys. Ngayon, dito naman tayo sa two wires na susian. So, makikita nyo, napakasimple lang. So, wala na siyang maraming pinuntahan, no? So, from positive terminal, pupunta lang yan dito sa ating susian. At lilipat lang yan sa accessory wire. So, bago yan pumunta dito sa ating accessory wire, meron tayong built-in fuse dyan. Ayan, so nakikita nyo itong blue na to. For safety, yan yung built-in ng ating motor, built-in fuse. So ayan, from positive, pupunta lang yan dito sa ating susian. At lalabas yan dito sa accessory wire. Ngayon, sa mga nagtatanong kung bakit wala ng madaming wire, kasi guys, yung ating CDI ng mga two wires, so kinonek na nila dito sa accessory wire, which is siya yung pinagkukunan ng source ng ating CDI, no? Kumbaga, pinadali na lang nila at pinakunti na lang nila yung wire. Sa mga, ayan, na-tutorial ko na to nung mga nakaraan, no? Sa mga 4 wires na CDI, 4 wires na regulator, 4 wires na stator. Ayan, so kumbaga, dito na nila kinunik lahat. Once na in-off nila ito, for example, naka-on siya, so may supply yung ating CDI ngayon. Ayan. Ngayon, once na in-off nila to, mawawalan siya ng supply kasi nga dito na papasok yung battery drive na tinatawag. Ngayon, meron pa tayong mga susian na 6 wires, no, guys. 5 wires, no. Meron pa tayong mga susian na 5 wires. So, same function lang sila nitong
ating 4 wires, kumbaga dinagdagan lang nila ng ground. So ground lang yung halos yung dalawa doon eh. To hindi ako nagkakamali, yung dalawang wire sa ating 5 wire na susian. So ground yung dalawa. Then yung isa is a battery, yung isa is accessory wire at yung isa is CDI. So ganun lang kasimple guys, no. Para sa mga nagtatanong, no. Lagi natin nababanggit ito sa ating mga tutorial yung mga nakaraan, para na rin may idea kayo at hindi kayo nagtatanong kung bakit laging 2 wires yung ginagamit natin po. So ganun lang siya kasimple guys. Napakadali lang intindihan ito. Ngayon kung ito yung susubukan mo or itetest mo at hindi ka familiar sa mga wire na to, sa mga kulay ng wire, pwede kang gumamit ng test light, no. So kapag inon mo, so ito automatic guys, itong red na to, live yan, no. So kapag dito ka nag-tap, hindi mapapatay ng susian yan kasi from positive terminal yan kasi hindi siya duman sa ating susian. So dapat kapag ka mag-tap tayo ng accessory, dito tayo sa accessory wire. For example, mga ilaw, busina, accessory lights. So dito tayo. At ito nga palang 4 wires na to guys, no. Halos ganito yung kulay ng mga wire sa lahat, karamihan ng motor, no. Halos ganito siya, red, green, black at saka black na may white. So hindi kayo malilito diyan. Basta napanood niyo tong video na to, hindi na kayo malilito. Ayan. Then dito naman sa kabila sa 2 wires, ginawa ko lang siyang kulay black kasi ayan, para madali na lang explain. Pero sa mga may sa mga motor na 2 wires, for example, Yamaha Mio, so yung kanilang accessory wire is kulay brown. And then sa mga Smash naman, yung kanilang accessory wire is kulay orange. Ayun. So para magkaroon kayo ng idea at hindi niyo hanapin kung ano sa dalawa na 'yon yung accessory wire. Okay, automatic. Kapag nakakita kayo ng kulay red na wire, 'yan yung ating live source, no, galing sa battery. So kahit saan kayo mag-tap diyan, live 'yan, may ilaw agad 'yan. Ngayon kapag nag-tap kayo dito, hindi mapapatay ng ating susian kasi hindi siya dumaan dito. So kailangan pagka magtatap kayo, palaging dito tayo sa accessory wire for safety. Mapapatay siya ng susian at the same time meron siyang fuse na nakadikit. Ayan, so ganun lang kasimple guys, no. Napakadali lang naman intindihin nito. Then itong 4 wires natin, kapag nakakita kayo ng green, pupwede ito sa chassis or yung body ground na tinatawag or sa chassis ng motor. So pupwede itong i-connect doon or i-tap para mapatay natin yung ating motor, no. Yan, kapag itong dalawa na to ang nagdikit, itong wire ng CDI, itong black na may white and itong green, so mapapatay yung ating motor, hindi natin mapapaandar. So ayun, so kumbaga pinaikli lang nila. Ayun, bali hanggang dito na lang guys, no. Sana may natutunan kayo kahit sa simpleng tutorial lang natin. At kung nagustuhan niyo yung video na to, so please like, share and subscribe.